Hi guys! Good morning! Sarap patulog niyo. Ako sobrang sarap ng tulog ko kagabi. Kasi sobrang pagod na pagod ako kahapon. Hindi ko naramdaman yung pagod nung andun ako sa forest habang nagpipit ng mushrooms. And after nalinis ko yung mga mushrooms and nakaligo ako, saka ko lang naramdaman na pagod pala ako. Kaya sabi ni Nico, tama na daw yung pagpiko ng mushroom kahapon. Kasi actually, nung hapon, sabi ko, gusto ko pang bumalik ng forest. Sabi niya, tama na daw kasi pagod na daw ako, hindi ko lang daw nararamdaman muna. Pero nga, nakapagpahinga na talaga ako. Sobrang sarap ng tulog ko. This morning pala guys, mga around 6:30, between 6:30 to 7, tinawagan ni Nico yung Vietnamese linen, yung Vietnamese na businessman ng mga chanterelles. Tapos, tinanong niya kung bumibili pa sila ng chanterelles. Tapos, sabi nila is, hindi na daw sila bumibili kasi sobrang dami daw nilang chanterelles na and marami daw ang nagbenta sa kanila. So, alam mo yung malaki yung supply nila ngayon. Kaya, hindi na daw sila bibili ng chanterelles. Tapos, tinanong niya muna kung isoya, kaunis, sabi niya ganun, malalaki ba, magaganda. Tapos yun nga guys, nagtanong sila kung sino daw ang nag-refer sa kanila. Sabi ni Nico, yung uncle niya daw, yung wife niya na Thailander ang nag-refer. Kaya sabi niya, oo, kasi yung mga Thai kasi talaga, yan sila ang mga nagpipick talaga ng mushrooms. Sila din yung mga nagbibenta talaga ng mushrooms sa kanya. Sabi niya, ngayon daw, mura daw yung bili nila kasi nga marami na daw silang chanterelles. Instead na 15 to 19 euros, ngayon daw is between 8 to 10 euros na lang. Pero nag-isip kami ni Nico, bibibenta ba namin o hindi? Kasi yung 8 euros lang naman, hindi naman siya masyadong malaki para sa akin guys. Pero pa rin yun, pero para sa akin is hindi naman kasi ganun kahalaga talaga. Ang mas importante is ma-enjoy din namin yung chanterelles. Pero pinag-isipan namin, sabi ko, it's still money. And pwede namin yun magamit pambili ng pagkain namin doon sa 8 euro shopping. So, magiging marami din yun, di ba? Kaya ngayon, paalis kami ng bahay. It's still 8:52. Alas 2 pa naman ang trabaho ko. So, meron pang oras. Pumunta doon tapos pabalik dito sa bahay. Bibenta namin yung mga chanterelles para magkaroon kami ng pera. Ito na yung marketplace nila dito guys. Kapag summer, open ito siya. Tapos may mga restaurants na tent-tent siya. Pwede ka mag-coffee, mag-tea, ganyan. Maybe this one. Sulisini po na. Sininan po na. Alis ko sa salok. Sininan po na. Tossa. Warma, that's one. Ah, so that's the tent guys, yung may blue and orange. So dun tayo pupunta. Si Nico lang ang pupunta doon guys. Sabi ko, ikaw na pumunta. Nahihiya ako. Sabi ko, ikaw na pumunta kasi businessman ka naman. Kayo na bahala mag-usap. Ayan na.
Yun yata yung lalaking kausap niya kanina. Ano siya? Vietnamese linen or taga-Vietnam siya. Pero sobrang galing niya mag-finish. Diba guys? So, hindi talaga imposible. Dito sa Finland, marami talagang posible. Kaya don't worry yung mga Pinoy na nagme-message sa akin na nag-worry sila sa Finnish. It will take time. Hindi naman yan overtime or overnight. Malearn mo talaga yung language. So, meron din silang own standard nila guys. Kung ano yung ibebenta nila. Kaya, i-check down nila. And, kung ano yung bibilhin nila doon. Siinä on 7,1 kiloa pois, 6,1. Okei. So, doon guys, oh, sobrang dami nilang binibenta. Alam niyo ba, nagka 50 euros kami doon. Ang timbang niya lang is, ano, magkano ba yun? Ang timbang niya is, how much is it? 7 kilos something, but minus the... 7.2. Yeah, 7.2 kilos, minus yung boxes, so, ano siya? Kitos. Ano sa minus yung boxes, ano siya guys, about magkano ba yun, I forgot, basta yung bayaran niya lang dapat. He's supposed to pay us only 46 euros, but he gave us 50 euros, di ba? And 50 euros atin sa Philippines guys. Oh, varvastis yala onyo ko. So, ang 50 euros atin guys is 3,000 pesos. So, pera na rin ito. Maybe we'll buy something with this, daddy. Remember that this is from Chantarelle's. It's not bad guys kasi ano siya, tax-free. So, free ko naman nakuha sa forest. I had time picking it. And I enjoy yung moment na andun ako doon sa forest. Nakakawala siya ng stress. Tapos nagkapera pa ako, di ba? It's a win-win situation pa rin. And it's tax-free, so mura nilang binibili kasi pag ibinebenta nila dyan, magbabayad din sila ng tax kasi business na sila. Pero sabi niya, kapag yung mushroom daw is tumubo daw siya under the moss, yun talaga ang the best. And yun yung mga mushrooms na nakuha ko doon kahapon guys. Konti lang yung reject, mga 5 to 10 pieces lang yung reject doon sa mga nakuha ko. Yun ang tinanggal niya, hindi niya sinali doon sa ano, sa pagkilo. He's so nice, sabi niya tumawag lang daw kapag ano, meron na naman bago. Hi guys, andito na kami sa bahay and nagluluto na ako ng aming lunch. And may nagtanong pala sa inyo kung nakakain ba talaga yung chanterelles. Of course, nakakain niya siya. And sobrang dami din talagang mga fins na gustong gusto yun kasi minsan lang sa isang taon dumating yan. And kapag nag-pick ka ng own mushrooms mo, much better. Yung mga malalaking mushrooms na buo pa talaga siya, yung parang rosettes or flowers talaga, yun yung mga nabenta namin. And yung mga smaller portion, yung mga small na ano, mushroom, yun yung gagamitin ko dito sa pagluluto ko ngayon dito sa bahay. So magagawa ako ng cantarelli castike or yung mushroom sauce, kagaya lang din siya ng mushroom sauce na ginagamit sa Jollibee or yung sa mga KFC ba yan. Parang ganun lang din siya. But ang gagamitin dito is itong chanterelles. So, babawasan ko muna siya ng water content. So, ang gagawin ko dito is ipahit ko lang siya sa fire. Tapos magtutubig na yan siya. Kasi yung mushroom, napaka-normal na meron silang maraming water content. Tapos lalagyan ko siya ng cream right after. So, ito na yung chanterelles, guys. Natanggal ko na yung water content niya. So, dadagdagan ko na lang ito ng ruwaka kerma or yung cream para magawa ko na yung sauce. So, lalagyan ko na siya nitong cream, guys. Tapos, salt and pepper lang. Tapos na siya. So, ito na yung magiging
chanterelle sauce namin. Prepare namin siya sa pork kasi nagluto ako ng pork andun sa oven ngayon. So, ito na siya, guys. Tapos na to. So, ganyan lang siya. Ito na yung parang cream and mushroom ba? Cream and mushroom sauce. Ang bilis lang. Salt, pepper, mushroom, tapos yung food cream. Ito na yun. Amaris na namin ito sa ulam namin. Ito na yung pork, guys, na niluto ko. So, magiging pair nito is yung mushroom sauce. Hiwain ko lang to para makakain na kami ng lunch. So, ito na yung lunch namin, guys. So, meron akong pork, rice, tapos yung chanterelle sauce. So, diba? Complete na ang lunch. Yeah, that's the one that was left. But it still comes like a lot of mushroom sauce, even though it was just like a small pieces of mushroom left. Anyways, guys, kakain muna kami. Let's eat! Hi guys! Good afternoon! Panghapon ako ngayon. And ano pa naman? 1:53, 2 o'clock start ng shift ko. Hanapin ko na naman saan yung daan papunta doon sa dressing room. Pero I think mahanap ko na siya ngayon na maayos. Huh. Dumaan ako ng Lidl kasi bumili ako ng aking smoothie. Hindi ako nakagawa ng smoothie sa bahay, kaya bumili na lang ako. Yun yung magiging baon ko today. Yung magiging pagkain ko mamaya sa break time ko. I'll see you mamaya, guys. Napasok muna ako. Hi, guys. Good evening. Pauwi na ako ng bahay. 10:00 na ng gabi. Sobrang tahimik na dito kasi ako na lang naglalakad dito sa basement. Actually, yung isang workmate ko, naiwan pa siya doon sa ward. Magta-10 na pala. 10 minutes na lang bago mag-10 o'clock ng gabi. Sobrang tahimik na. Mga patients tulog na. Yung patients ko naman today, okay lang naman sila. Stable naman. And yung isang pasyente ko, ninala ko kanina sa operating room. Inoperahan na yun kasi nagkaroon siya ng sugat. Tapos magkakaroon sila ng skin graft. Kuha sila ng skin tapos transfer nila doon sa sugat. Whew. Hindi naman mabigat yung trabaho ko ngayon dito, guys. Pero mentally, nakakapagod din siya. And tinulungan ko din yung ibang nurse. Kasi nga, I noticed na since bago pa lang ako, yung binibigay sa akin is yung hindi talaga masyadong mahihirap na patients pa. Kaya, medyo chill pa yung aking trabaho. Pero, ako kasi yung tao na hindi ako mapalagay, kaya I do extra work. Tumutulong ako lalo dun sa work partner ko kasi we are working in pairs. Kaya kung yung patient niya mag-call or may need yung kanyang patient tapos hinihingal ako. Tawag nito, ang lalaki kasi ng hakbang ko, guys. Tawag nito. Kung kailangan ng patient niya ng help tapos andun pa siya sa kabila, ako na ang pupunta. Ako na ang tutulong. Ganun. Hindi na ako nawala, guys. Kanina, masyado. Pero nawala pa rin talaga ako. Kasi, yung elevator na naman yung problema ko. Hindi ko alam saan na number. Tawang-tawa sila sa akin nang sinabi ko na nawawala ako sa hospital.
sabi nila okay lang daw, normal lang daw yun kasi sila din daw nung bago sila dito, nawawala din daw sila. Papunta na ako sa parking space, guys. Alam niyo ba? Sa pinakatuktok ako ng parking, nagpark kanina. And hindi ko maalala saan banda na yun. Kaya, samahan niyo ako para pare-pareho tayong mawala. Ay! Madilim dito sa ano ba? Tawag nito? Bridge. Bridge kasi ito, guys. Na nagdudugtong siya sa old building. Papunta dito sa bagong construct na ano, parking space. Hindi ko matandaan saan ako nagpark, guys. Samahan niyo ako, ha? Baka may momo dito ba? Wala mo siguro momo dito, eh. Pero hospital man daw. Siyempre, maraming momo. Niwala kayo sa momo, guys. Ako, niwala ako. Pero wag lang sila magpakita sa akin kasi baka kainin ko sila, nagugutom ako. Di na ako nawala, guys. Nakita ko na saan yung car. Alam pa naman, buksan itong pinto. Hindi mabuksan. Eh, bugata. Uy. Uy, kabugat. Bugat, kailang purtahan. Bugat. Ayun, nakita ko na yung car. Pero kanina nung pumunta ako dito, nawala talaga ako. Bukas nito, mawawala na naman ako. Kailan ba ako matututo? Mawawala talaga ako. Sabi ko sa workmate ko kanina na, alam nga naman, gumamit ako ng Google Maps. In wala namang road direction sa loob ng hospital. Yung ano ba? Yung Google Map na sabihin saan yung ward natin. Tawang-tawa siya. Sabi niya, inong siya din daw bago siya dito. Kasi kakalipat niya lang din, galing din siya sa Helsinki na hospital. Nawawala din daw siya. Di demon daw ako nag-iisa. Alright, guys. Andito na ako. Dito na yung parking space ko. Uwi na muna ako ng bahay. Kita-kita tayo bukas. Salamat sa pagsama sa akin today. Sa pakikinig ng aking nonsense na video. Boring daw, sabi ni madam. Okay lang, madam. Wala man ko nag-ano. Hindi man ako nag-ano na happy-happy ganyan. Jolly or what. Ang sa akin lang is mag-share lang ako ng daily life ko. Wala lang. So, alright. Uwi na ako, guys. Ingat kayo palagi. I'll see you tomorrow. Hey, hey.